Magandang balita sa mga kasambahay sa ilang rehiyon, tataas po ang inyong sahod sa darating na Mayo. At kung magkano po yan, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Si Annelyn Kilip, mahigit isang taon ng kasambahay sa Lawag City, Ilocos Norte. 4,500 pesos kada buwan ang sinusweldo niya na pantustos sa pag-aaral ng dalawa niyang anak. Okay sa amin, lalo na yung kaming mahihirap at saka mga katulong, ganun sir. Kasi laking dagdag sa amin yon. Inaprubahan kasi ng National Wages and Productivity Commission ang 500 hanggang 1,000 pesos na dagdag sweldo para sa mga kasambahay sa Cordillera Autonomous Region, Region 1 at Region 6. Sa Cordillera, 1,000 pesos ang dagdag sahod sa mga lungsod at first-class municipality. 500 pesos naman sa labas ng mga ito. Kaya ang dating minimum wage na 3,000 pesos sa Baguio at La Trinidad magiging 4,000 pesos na. Sa Region 1, tataas ng 1,000 ang minimum wage ng mga kasambahay. Sa Region 6 naman, tataas ng 500 ang minimum wage. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, otomatiko nilang inaaral ang posibilidad ng pagtataas ng sahod sa lahat ng rehiyon. Doon sa Paraga, nung nag-anniversary na yung kanilang wage order, merong nag-file ng petition. Sa Region 1, I'm not sure kung merong nag-file ng petition. Usually, kung walang nag-file ng petition, motu proprio, nag-decide yung board na i-review yung wage order. Pero sa Metro Manila, nananatili pa rin sa 3,500 ang minimum wage ng mga kasambahay. Si Michelle Domicina, kahit lampas sa minimum wage ang sinusweldo bilang kasambahay, kulang pa rin daw ito para sa apat na anak. Kapos pa rin po eh, kasi apat yung anak ko, tapos yung isa ginagatas pa, tapos diaper. Kaya talagang gusto kong mag-abroad. Ayon sa NWPC, inaaral nila mga economic indicators kabilang na ang kailangan ng mga manggagawa para sa pamilya at kakayanan ng employer na magpasahod. Sa Metro Manila, nagsasagawa na raw ng survey sa mga kasambahay para sa posibilidad ng pagtataas ng minimum wage. Ang reason natin why we are setting the minimum wage so that, the workers, yung mga kasambahay, hindi na bababa pa doon yung ibibigay sa kanila. So this is really a form of social protection for our kasambahay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.